Magandang buhay, mga kapanalig. Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa buwan ng Oktubre, buwan ng Santo Rosario. Tinalaga ng simbahan ang Oktubre bilang isang buwan ng Santo Rosario, bilang pagpapaalala na ang pagdarasal ng Santo Rosario ay isang tagubilin sa bawat isang Katoliko. Pagdedebosyon sa ating inang si Maria. Kapisdahan din ngayon ni Santa Teresita ng sanggol na si Jesus, dalaga at pantas ng simbahan. Tinampok siyang patrona ng misyon bagamat hindi siya lumalabas ng kumbento para magmisyon. Itinatag ang kongregasyon ng mga relihiyosa ang kababaang loob ni Santa Teresita, ang kanyang tahimik na pagsasakripisyo at maliliit na paraan ng paglilingkod ng pagmamahal ang naging paging dapat sa kanya upang hiranging patrona ng misyon. Isang mainit na pagbati po ng happy birthday sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan ngayon at sa buong buwan ng Oktubre. At pagpalainawa kayo lagi ng Panginoon. Ito pong muli ang inyong kapatid na nag-aanyaya na ihanda na ang puso at isip upang maunawaan ng lubos ang ating pagninilayang mabuting balita ngayon. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 10, Talatang 1 hanggang 12. Handa ka na bang maging manggagawa sa ubasan ng Panginoon? Marami nga ang nag-aanihin at kakaunti ang mga manggagawa. Pumili ang Panginoon ng 72, sila ay isinugo niyang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Sige, pumunta na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng babangis na asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, bag o sandalyas. Huwag na kayong makikipaghabatian kanino man sa daan. Pagkatapos ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Makituloy kayo sa bahay na iyan at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng sweldo. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at sabihin sa mga taga roon, malapit na kayong pagharian ng Diyos. Ngunit kung hindi kayo tatanggapin sa isang bayan, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, nabigyan na kayo ng pagkakataong mapagharian ng Diyos sa mga parusang dinanas ng mga taga Sodoma. Handa ka bang maging manggagawa sa ubasan ng Panginoon? Marami nga ang aanihin at kakaunti ang manggagawa. Sa kalagayan ng ating mundo ngayon, na tila maraming tao ang napapalayo sa Diyos at wala nang kamalayan sa kasalanan. Napapanahon ang sinasabing ito ng Panginoon, totoong marami tao ngayon ang nalilito, nagtatanong at naghahanap ng kasagutan.
Bakit hinayaan ng Diyos na maranasan natin ang pandemya? Pero walang nakapagbigay sa atin ng malinaw na sagot. Paong nakahaka lamang ang mga nasasagap natin tugon kung bakit nararanasan natin ang pandemya ng COVID-19. Marami na ang nalilito at nagbi-depress, nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng trabaho, at ng mga mahal sa buhay. Pero tila ko konti ang nagpapalakas ng loob sapagkat lahat tayo ay apektado ng krisis. Marami ang namumuhay sa kamalian, pero kulang naman tayo sa pagtuturo ng matuwid sa kamalian. Marami ang nauuhaw sa salita ng Diyos, pero hindi sapat ang bilang ng mga tagapagpahayag. Bakit kaya hanggang ngayon kulang pa rin ang manggagawa? Mga kapanalig, marahil ay masyado tayong umaasa sa mga namumuno sa ating simbahan. Oo, tungkulin ng mga obispo, pari, relihiyosa at relihiyoso ang magturo ng at mga siwa na apayin tayo sa kabanalan. Pero mahalaga man ang kanilang papel, maliit na bahagi lamang sila ng kabuuan ng simbahan. Tayong mga binyagang Kristiyano, mga laiko ang mas marami. Masisikapin lamang ng bawat isa sa atin na tupdi ng utos ng Diyos na mahalin ng higit sa lahat ang mga kapwa gaya ng sarili. Kung sisikapin nating lagi na gumawa ng tama, mabuti at mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, hinding-hindi kukulangin ang mga magagawa sa ubasan ng Diyos. Ngayong panahon ng pandemya, mas higit na kinakailangan ang mga manggagawa sa ubasan ng Diyos. Natutulong at kakalinga sa mga kapatid na may sakit, sa mga maralita at lubos na nahihirapan, sa mga health workers at frontliners na pagod na at gusto ng sumuko. Handa ka bang magbigay ng pag-asa sa kanila? Handa ka bang maging mukha ng habag at ng awa ng Diyos sa abot ng iyong makakaya? Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong narinig, kapanalig. Maging tagapaghatid ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, at pagbibigay ng inyong mga reaksyon sa bidyong ito. Panalig, upang maging mas marami pa ang makabahagi sa pagkain na nagbibigay buhay na handog sa atin ng ating Panginoong Diyos. Let us pray. God, our Father, you have promised your kingdom to those who are willing to become like little children. Help us to follow the way of Saint Teresa with confidence, so that by her prayers, we may come to know your eternal glory. Grant this through Christ our Lord, who lives and reigns with you with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Magandang buhay po muli, mga kapanalig. Hanggang sa muli, paalam.